Opisyal na ang kinampanya ni Pangulong Duterte ang ilang senatorial candidates sa kanyang pagdalo sa PDP Laban campaign rally sa Caloocan. Muling binanggit ng Pangulo na wala siyang i-endorsong kandidato sa pagkapresidente. Ngunit tinikayat niyang publiko na iboto ang kanyang anak na si Vice Presidential Candidate Mayor Sara Duterte. Si Mela Lesbora sa detalye. Rise and shine, Mela! Kasunod ng napaulat na ilang insidente ng karahasan sa bansa sa gitna ng campaign period, mariing nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay manaig ang kapayapaan sa nalalapit na hatol ng bayan 2022. The elections has to be peaceful, must be peaceful, it must. Habang presidente ako, hindi talaga ako pa... I will not allow terrorism. Eh, ang vote buying, wala, hindi mo makontrol yan, pasahan yan ng sobre. O yung mag-terrorize ka, dadala ka ng guns, ibang istorya na yan. Magkalaban na tayo. Makapartido man tayo o hindi, you just, you know, behave. Sinabi ito ng presidente nang pangunahan niya ang campaign rally ng kanyang partidong PDP Laban kagabi. Kabilang sa kanyang mga sinuportahan dito ay ang mga senatorial candidates na sina Greco Belgica, Salvador Panelo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Ray Langit at Astra Pimentel. Gayun din ang mga dumalong senatorial guest candidates ng partido na sina Harry Roque, Mark Villar, Jinggoy Estrada, Gringo Honasan, Gibo Teodoro at Loren Legarda. Wala man sa pagtitipon, nabanggit din ng presidente ang kanyang suporta para sa iba pang senatorial bets na sina Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Joel Villanueva, JV Ejercito at Mig Subiri. Bukod naman dito, inendorso rin ng presidente ang mga pambato ng PDP Laban para sa local post sa Caloocan City. Ako na yung nagsasabi. Hindi ako makukuha ng kandidato na corrupt o kandidato na masama ang ugali o humble. All of them are really subdued and humble. Sa programa, opisyal ding ikinampanya ni PDP Laban President Alfonso Cusi ang mga sinusuportahang kandidato ng PDP Laban sa unit team na sina Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidential Candidate Inday Sara Duterte kahit wala sila mismo sa pagtitipon. Sa kabila nito, may paglilinaw naman ang Pangulo. Wala akong presidente na ini-endorse. Well, mas mabuti yan, walang mga kandidato pagka-presidente na magdoda na ginamit ko yung pera para kay ano yung sinusuportahan ko. Presidente ako, neutral ako. Kung sa pagka-presidente wala siyang ini-endorso, humirit naman ang Pangulo sa mga botante na suportahan ang kanyang anak na si Mayor Sara. Bukod naman sa mga naturang endorsement, may isa pang mensahe si Pangulong Duterte sa publiko. You know, there's a lot of people who think na masama ay magdala ka ng papel. Hindi ho. It's all right. Lalo na kung makopya ka because you cannot remember. Pag nandoon ka na, I know that a certain sa environment, nakakalimutan mo na yung iba. So it would be good kung magdala kayo ng listahan. Habang papalapit ang eleksyon, inaasang sa mga susunod na araw, patuloy na makikita ng publiko si Pangulong Duterte sa mga campaign rally ng PDP Laban. Mula rito sa Caloocan City, Mela Lesmoras para sa Bayan.